ng Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang tira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Kaaya-ayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa kanyang katulong na naglalakad-lakad sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya
at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa'yo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita itong niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mainahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila'y nagsisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa sa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin na ang buhay natin ay hindi perpekto. Araw-araw dumaranas po tayo sa hirap ng buhay. Kung mapapansin po natin, lahat ng bagay o lahat ng bilihin sa panahon natin ngayon, tumataas. Napakahirap ng buhay. Maraming nagkakasakit, maraming nawawalan ng minamahal sa buhay, marami din nawawalan ng kanilang hanap buhay. Hindi ho perpekto ang buhay. Pero sa kabila ng pagiging hindi perpekto ng buhay natin, alam natin na kumikilos ang Diyos. Alam natin na kasama natin ang Diyos. Bakit? Hindi ho ba natin napapansin na sa kahit anong hirap, unos na pinagdaraanan natin, tila nalalampasan natin ito. Tila napagtatagumpayan natin ito. Dahil sa grasya at biyaya ng Diyos. Hindi perpekto ang buhay, pero ang buhay ay maganda dahil alam natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan kung paano ba gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Kung baano ba sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat sa biyaya na tinatanggap natin, pero ang Diyos nandyan pa rin sa buhay natin. Dahil kailanman ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mapapagod, mauubos ang kanyang pagpapala at biyaya sa atin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, tila may sama ng loob si Jesus. Tila may galit si Jesus. Bakit? Sinabihan niya ang mga taga Bethsaida, Korasin, at Kapernaum. At anong sabi niya sa kanila?
kawawa ka. Kawawa kayo. Bakit? Dahil sa buong buhay ni Jesus o sa misyon ni Jesus, pinakitaan niya ng pagpapala ang mga tao roon. Pinakitaan niya, binayayaan niya ng grasya ang mga tao roon. Pero ano ang naging tagun nila? Hindi sila nagsisi sa kanilang pagkakasala. Tila hindi nila dinama ang pagpapala at grasya na ipinagkaloob sa kanila ni Jesus. Kaya nga pinapaalala sa atin ng Panginoon na siya ay mabuti dahil sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat, patuloy niya tayong tinatawag upang magbago. Patuloy niya tayong tinatawag upang ipaalala sa atin ang lahat ng kanyang biyaya at pagpapala para sa atin. Kaya nga sa araw na ito, mga kapatid, magandang tingnan din yung mga pagkakataon na sinayang natin ng grasya ng Diyos. Magandang tingnan din at pagnilayan yung mga pagkakataon na binaliwala natin ang pagkilos ng mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Magandang tingnan din at pagnilayan din yung mga pagkakataon na hindi natin pinansin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pero mga kapatid, hindi man perpekto ang buhay ay nagiging maganda dahil patuloy ang biyaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, huwag nating sayangin. Huwag nating itapon. Huwag nating baliwalain. Dahil ang pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno, nag-uumapaw yan. At kung yan ay nag-uumapaw, tanggapin natin sa ating mga puso. At kapag tinanggap natin sa ating mga puso, magbalik loob tayo. Magsisi tayo. At patuloy na magpasalamat. Mga kapatid, ang hirap ng buhay ay hindi matatapos. Ang hikahos natin sa ating buhay, patuloy yan. Parti po yan ang buhay natin. Pero mga kapatid, napakagandang pagpapaalala sa atin na ang pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno mas malaki kaysa sa hirap, kaysa sa unos, kaysa sa mga pagsubok na ating hinaharap. Mas malaki ang grasya niya. Mas malaki ang pagpapala ni Jesus. Tanggapin natin sa ating loob, sa ating mga puso, at huwag nating sayangin ang mga pagkakataong ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, matiisin ang Diyos at mulat sa atin ang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang ating panalangin, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa, manalangin tayo.
Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan ng mga katawan ng Kristo para sa buhay ng mga tao. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lumpain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag magtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingaitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay
kapakamutan. Muling pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan nang pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.